So eto na nga mga sangka, itong si Yorme Isko Moreno ay nagpakawala na. Nako, mga sangka, umiinit po ang politika sa ating bansa, no? Nagkakabalyahan na mga dati magkakaibigan, dati magkakakampi. Nagkakaaway na ngayon mga sangka dahil po sa politika. So eto, pag-usapan po natin, Isko Moreno, dyan po sa Manila City. Nagpakawala na. Anyway, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo ay 1.3 million subscribers na. Kaya naman, ano pang hinihintay mo? Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At kung ikaw ay Solid Sangkay, mag-comment ka po sa ibaba ng hashtag Solid Sangkay, kasama po ang inyong mga lokasyon. Okay guys, ito kasi ang balita. O ito po yung video na kumakalat ngayon mga sangkay. Isko Moreno, bumanat na. Ito, first time na bumanat si Isko sa dati niyang katambal dyan sa Manila. Yung dati po niyang vice mayor. O yan, oh, may nakalagay pa, puro kayo utang. Umalis kayo dyan, ako magbabayad. O tingnan natin. Ba't sila nagagalit? Puro kayo utang. O ayaw niyong bayaran? Umalis kayo dyan, ako magbabayad. Diba? Nagpakawala na si Mayor Isko Moreno. Ngayon, mga sangkay ako, huwag akong tatanungin. Pabor ako na bumalik si Isko kasi napapadaan ako sa Manila City. Ibang-iba talaga nung si Isko Moreno ang namumuno. Ibang-iba. Dugyot na naman po kasi ang Manila City. Ito ha. Ito real talk to mga sangkay. Real talk to. Nakikita ko po talaga sa kalsada pag napapadaan ako dyan. Eh yung bago ngang, yung isa nga pong tulay doon na pinagawa po ni former President Duterte, di ba? Yung sikat na tulay. Anak lang to ako, mga sangkay, mula sa baba. Mayroon na naman po mga kung ano-anong mga dumi-dumi doon. Ewan ko mga sangkay, bakit hindi? Pag iba ang namumuno, bakit hindi nasasaway? Bakit hindi ganun kahigpit? So, kailangan si Isko mga sangkay para maayos na ulit itong Manila City kasi sila po yung capital, di ba? Oh, kayo ngayon. Ito ha. Huwag na magtataas ang kamay. Sa totoo, yung iba sa inyo dito, nagbabayad pa rin ang utang hanggang ngayon. Tama ba? Kasi nung panahon na kayo dupit, kayo'y kumapit. Sa kapitbahay. Sa online. Kay Kumbal. Nakaluluwag ka, yung obligasyon mo, tinutupad mo, tama ba mali? Tataka ako ng sino na gagamit. Ba't hindi na lang hayaan ang taong bayan ng Israel? Ngayon mga kababayan, gusto niyo ba mangyari ulit yung mga nangyari sa Maynila? Kita niyo Maynila ngayon, nangatugyot ulit. Yun yung real talk mga sangkay. Yung sinasabi kong banat niya dito. Eh magkaibigan pa naman silang dalawa. Sabi pa nga po ng dati niyang katambal mga sangkay diyan sa Manila, 'di ba? Yung mayor ngayon na tumatakbo ring mayor. Eh little brother niya si Isko. At si Isko naman, sinasabi rin po niya na mataas ang kanyang respeto. So talagang ano mga sangkay, but again, this is politics. Walang kaibig-kaibigan dito na permanente pag politika mga sangkay. Pag sila, pero kami mga vlogger, hindi. Ako pag tropa, mga sangkay. Pero ito kasi, ibig sabihin, itong mga politiko na nagbabanggaan, minsan kaibigan, minsan kaaway, minsan kaibigan na naman, ganun po ang politika sa Pilipinas. Tingnan ito, dito tayo. Parang wala na naman ang gobyerno. Diba? Yan, real talk mga sangkay, hindi po yan paninira. Pero may masisira talaga. Totoo yan. Talagang dugyot na eh. Eh, kung try yung umikot sa Manila, dati naalala ko mga sangkay, nung kakaupo pa lang po ni Yorme Isko dyan sa Manila, aba, kinuskus po yan. Kinuskus po yan yung buong paligid. Ganyang katindi ang ginawa ni Isko dyan. Kasi ang baho po talaga nung time.
Pero ngayon mga Sangkay, may chance na ulit na lumago ang Manila City kahit papaano pag si Isko. Eh sana nga. Alam nyo, ito lang ha. Wala pang kasiguraduhan ng 2028 eh. Kung sino talaga yung mamamayagpag dyan. What if si Isko, di ba? Ang mamayagpag sa 2028. Lalong-lalo na kapag mapakita niya ulit yung kanyang matinding kakayahan maging isang leader sa Manila City. Di ba? Maraming pwede magbago eh. Ngayon, si Sara ang malakas. Pero 2024 pa lang, marami pa ang pwedeng mangyari. Pwedeng si Isko ang biglang lumakas sa 2028. Pwedeng yung ibang mga kandidato, mga Sangkay ngayon. Ngayon kasi ang nagbabanggaan, Raffy Tulfo at saka Sara Duterte, di ba? Di ho ba? O gusto nyo ba maging maayos, panatag at maramdaman muli ang gobyerno ng umaga, tanghali, hapon, gabi? Alam niyo bakit sinama niya yung gabi? Kasi yung si Isko dati, nung siya pa po ang namumuno sa Manila, umiikot po yan, gabi. Kayo yung mga nagaganon dati, mga Sangkay, natatakot na kasi baka makita ni Mayor Isko. Umiikot, mga Sangkay. Kaya sinama po niya, gusto niya bang maramdaman yung gobyerno mula umaga, araw, gabi, di ba? Hating gabi at madaling araw. Madaling araw, kahit madaling araw, magugulat ka na lang kasi si Isko nag-iikot. Gusto niyo ba yan ulit? Ayun lang ang gagawin natin ulit. Uulitin lang. Ngayon, matanong ko kayo mga kababayan. Malakas yung karisma ni Isko eh, no? Sa mga mahihirap, sa mga, I mean, sa mga common na tao. Pangmasa po talaga siya eh. Mga katulad na sa atin, mga Sangkay na mga kapuspalad lang, mga mahihirap eh. Mararamdaman mo yung karisma niya, mga Sangkay, na parang ito, makakatulong to sa akin. Diba? Gusto niyo ba ako talagang bumalik? Bakit sinasarot nyo lang ako? Promise? Next man? Pamatay ba sila? Parang malangasak. Tama yan. Gagay mo ba yung matitiskan sa libro ko nila na? Hindi. Nagagaling kasi. Tataka nga ako. Ba't sila nagagaling? Hindi na lang hayaan mag-report. Magsabi na lang sila ng mga ginawa nila. Pero ano? Ano sabi? Taksin! Alam ko yan, kasi pinapalabas ng kabilang kampo mga Sangkay na traitor daw si Isko. Kasi nga po, sinabi daw hindi tatakbo, tapos tatakbo naman pala. Wow, talagang nag-show na kami. Taksin na! Ang pinamamigat na pagtataksin ay ang pagtataksin sa iyong tungkuli at mamamayan. Dahil hindi mo ginawa ang trabaho mo, yon ang tunay na pagtataksin. Tama ba? Paano tayo manakot sa taong bayan? May demokrasya. Tama mo ba? Sige, matanong ko ulit ha. Gusto niyo ba ako bumalik? Promise niya. Huwag kayo manlalamig. Kasi bumabaha na ng mga J.O. sa city hall. Mga bigayan daw eh. Ito ko naman eh. Gine-J.O. kayo ngayon. Ako, mag-iingat yung bet. Ganito. Pag nagbigay ng J.O., tangkapin nyo. Pera nyo naman yun. Pag magbigay daw ng ano mga Sangkay, tangkapin nyo. Pera nyo yan eh. Tama ba? Sayang din yun. Anim na bulik yun. Tama ba? Hindi naman nila makikita kung ano susunod niya sa manukay. Tama ba? Oh, ayan mga Sangkay. Ito ay galing kay JC De La Cruz. Shoutout. Kaibigan natin to. Okay. So ayan mga Sangkay, ano pong inyong opinion sa ating napanood ngayon? Reaction kay Isko Moreno?
Comment po sa baba ang inyong mga opinion. Meron po akong isang YouTube channel, Sangay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Dito mga sangay, magaganda po yung ina-upload nating video. Okay? So, hanapin niyo sa YouTube. Then, kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click niyo po yung bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.